May apa tayo na code na nakita. Yan, code found for monitors. ECU engine, ECU 07A9, ECU 07A8 engine. So dalawa po yung nakita natin dito na automatic transmission at saka yung kanyang engine. So nag-check engine. Scan natin. So yun lang po ang lumabas na DTC. So try natin na i-clear. Will be resolved. DTC is freeze frame data, oxygen sensor data, and reset. E. Turn the engine on with engine off. Turn key on with engine off. Okay. Off muna. Post on. Yan, nakauna yan. So, hindi yan naka-under. So, yes. Okay, to continue. Please. No. Yes. No. Okay, so paandarin natin ulit. Okay, so hard fault, ayaw ma-iris. So nag-i-bling na po yung kanyang check engine. So read natin ulit. No, ayun na. May engine pero ayun na siya mag-grid ng DTC. May check engine dito, may check engine dito pero ayun na siya mag-grid. Ayun na. Off natin ulit. Daming code dito ah. Daming code na lumalabas. 62. 62 na code. So, dalawa lang talaga yung ano niya. Yung sa kanyang engine at saka automatic transmission. Okay? So, ayaw siya magbigay ng exact na description dito sa kanyang code. So hanap tayo ng iba na scanner para ma check talaga natin yung kanyang accurate na trouble codes at saka yung kanyang description. Okay, so okay, hanap muna ako ng iba na diagnostic scan tool. Okay, so standby muna. Okay, so i-base yung malabas na DTC. EBS loss communication U0121 loss communication with anti-brake system. Okay, yung pangalawa, invalid data received from anti-brake system U0415. Saka pangatlo, lost communication with TCM U0101. Okay. U0121, lost communication with anti-brake system control module. And last connection with control module, mga ganin pa rin. Okay, yun po yung hahanapin natin. Okay, so yun po yung hahanapin natin.
mayroon naman siyang reverse. Forward. Okay, so lumulugnot siya. Okay po, so meron tayong nakita ng latest calibration available sa kanyang TCM at sa yung kanyang power control module. So, update muna natin. So, your service tools has not been updated in 48 days. So, meron po siyang nilabas na latest calibration ng kanyang TCM. Transmission control module at saka yung kanyang power control module, meron siyang bago na current level in vehicle, yan updated na PCM at saka TCM. So, wait, so update ko muna. Naka-on, so i-start. Ah, ito pala ay Ford EcoSport. Yan, Ford EcoSport year model. 2015 model Ford EcoSport 5DR twin 1.5 automatic transmission. Okay? Hintay muna. Update natin. So dapat po naka fully charge yung kanyang battery bago natin i-update, okay. Para hindi ma-interrupt. Okay. Charge muna natin. Volts o malakas. Okay, jump na at sige, isa din to pag lupat yung battery niya, makasira to ng ABS module. Lupat yung kanyang battery, check engine din yung kanyang ABS dito lang. Lan volts. So 12.62 volts. Okay, so jumper natin pag mag-update tayo ng kanyang power control module at saka transmission control module. Okay, so jumper ta. Okay, so naka-jumper na ta.
successful na yung pag-update natin. Minsan kasi pag mag-update ng power control module, pag kulang yung kanyang battery, hindi niya ipro-proceed yung kanyang pag-update. Tulad nito. Ayan, tulad niyan. So, updating. Okay. Updating ng kanyang transmission. So, yun, lumalawas. Unable. Okay po. So, tapos na pong ina-update yung kanyang transmission control module at sa yung kanyang power control module. So, ganun pa din. Lumabas pa din yung kanyang powertrain, nag-lights on. At saka yung kanyang ABS, lights on. Saka nagbe-blink yung kanyang parking. Yan. Nagbe-blink din yan. Sabay niyan sa yung powertrain. Ito. Yan, sabay sila. Yan, nagbe-blink yan. At saka yung kanyang hill start assist, nag-iilaw din. At saka yung kanyang traction control, umiilaw. At yung kanyang check engine lights on. Okay? Tapos ng ina-update, tapos ng PCM o TCM. Ganun pa din. So, yung decision ko po dito ay magpalit ng ABS control module. Okay? So, yun lang po. At maraming salamat sa panonood. And bye-bye. God bless.